kasi ito yung tinatawag na friction machine. Itong friction machine ay tinetest natin yung metal to metal contact. So nakikita natin kapag ang sinasimulate lang nito yung loob ng makina. Makikita natin kapag ang makina ay walang langis, ito yung mangyayari. Ibig sabihin, konting press pa lang natin ay pumapakat na siya. So, kapag ka ang makina na walang langis ay pinatakbo mo, pumapakat, nasisira. So, ngayon, kaya naman nila ginagamit ang engine oil. So, ang engine oil, ito yon, ginagamit yan para mapadulas. Mapadulas to lubricate yung makina. Titignan natin itong ginamit natin na engine oil kung makakatulong siya sa lubrication ng metal to metal sa makina. Dito natin. Pumapakat pa rin siya. So, makikita natin ngayon na yung mga langis na ginagamit natin ay hindi pa niya masyadong natitreat yung metal to metal contact. Kaya ngayon, meron po tayong product. Ito pong Petrolube oil additives. At ilalagay po natin ito. Makikita natin kung ano yung maitutulong niya doon sa ating engine oil pati sa mga metal parts sa loob ng makina. Saka natin kanina pumapakat kahit may langis. Ngayon dahil meron na tayong Petrolube, pakitinan natin ng konti. Pakitinan ko na pagtingin niyo po yung tunog. Sa tunog pa lang nagbago na. Kanina pumapakat, ngayon nilagyan na natin. Nakikita nyo po yun, walang friction na siya. At ibig sabihin, kaya na niyang i-lubricate at i-treat yung metal sa loob ng makina. Ayan sir, kanina pumapakat, pero ngayon, nililienan na natin, dumudulas pa rin siya. Isang problema natin sa mga sasakyan, accidentally, baka mamaya ay naubusan ng langis. Siyempre, pag na tumatakbo yung ating mga sasakyan, naubusan ng langis. Paano kung meron siyang Petrolube at naubusan ng langis sa daan? Ito po, pinapakita natin na wala ng langis. Kahit walang langis yung makina, makakatakbo pa rin siya. Hanggang sa talyer. Ayan. Kanina, konting ano lang, mapakat na. Diba? Tinanggalan mo na yung langis yung makina, pero nakakatakbo pa rin. Pangalawa, ang problema po sa ating mga makina, pag natubigan ng makina. Diba? Dahil ang tubig ay mas mabigat sa langis. Pag nilagay siya sa makina, nalagyan ng tubig, anong mangyayari? Kakatok. Paano kung merong Petrolube, nilagyan natin ng tubig? Sir, ang daming tubig na yan. Sa ganong karami lagay mo sa makina, talagang kakatok. Pero ito, dahil may Petrolube, treated pa din siya. Hindi siya kumakatok. Kanina ito, ginamit natin, kumakatok na. Pero ito, treated na siya. Sir, pakita niyo, halos wala ng friction. Halos hindi magkaskasan yung metal. Isa pang problema po, naubusan ka na nga ng langis, sobrang init na ng loob ng makina. Di ba po? Mainit na yung makina. Kanina, kahit paano kung ang langis kasi mahina pagka mainit. Talagang bumibigay ang langis pag mainit. Ito, susunugin natin yung langis na may Petrolube. Tingnan natin kung anong yan. Sinusunog na natin yung langis. Wala naman na sigurong umaapoy na makina na kaya pong
adjustin yung init. Sige pa. Ito na lang sa lighter. Ayan o. Sinusunod mo na yung langis sa loob ng makina. Pero, dahil merong Petrolube anti-friction metal protector, hindi lang yung langis ang pinoprotekta niya at pinapaganda niya, kundi pati yung metal parts. Kaya nakakatakbo ka pa kung accidentally naubusan ka ng langis sa daan. Eh baka naman ano, baka naman baka naman pag pinunasan yan eh, ayan, napunasan na. Pumasa mo ka dito. Ayan o. Baka na, mga joke time lang yan. Yes sir, o pinunasan mo na yung metal pass. At alam niyo po ang makakapagtanggal lang ng technology natin sa Petrolube. Dito. Kailangan mong kaskasin yung metal para matanggal yung. Sige. Ito. Kaskas lang natin konti. Hindi naman na joke. Hindi naman po yan. Daan-daan lang eh. Konting din lang. Ibalik natin yung ano. Yung may tubig na. Ibalik natin yung may tubig na kanina. Ayan. Tingnan natin kung gaano kaganda yung langis na ginamit natin. Kahit may tubig. Kahit tinanggal mo sa makina. Ayan. Pakapitin lang natin ng konti. Kita nyo po ito. Pag kumapit na siya. Ayan o. Oh, balik siya. Ayan o. Yung tunog niya. Ayan na rin yung tunog. Tumining na agad siya. TMX 125 model 2021. Ayan, using Petrolube. Here in Mayaw-Yaw, Ifugao. Anong lakas na? Peso. 1,000. Ay, ito pa. Oh. Buena mano, 200. Yan ano, pwede yung makot. Kamya, patalay mo. Kapuloy yan ang alam. Doon, sa San Mataas Hospital. Testing niya doon, patalas. Kamusta sir? Ano po ang ano? Ang maganda effect. Anong pinagbago? Medyo lumakas ng konti. Ayos. May re-recommend mo po ba ito sa mga kasama natin, sir? Oo. Sana. Sana ng lugar. Sige pa, sige pa. Papay, sige pa, sige pa. Sige, ras, ras pa, ras. Sige, narito na kaya. So nga, tumaki na kaya, mabili yung puno ka mo pa overhaul. Upon. Ay, go. Starex. Starex, eh. Nung mole to, sir? 1990 model. 1990. Oh. Sige. Lalagay na po yung Petrolube. Ilang liters ito, boss? 6 so, liters kaya niyo to. 6 liters, so lalagyan ng dalawang 250 ml para maging 500 ml. After that, sir, i-adjust natin ng 5 minutes. Yun, okay na. Paandaron. Okay, sige, paandarin mo na, sir. Ito lang po.
Tapos RPM mo. Sige. RPM. Okay. Sige pa, sige pa. Sige pa, sige pa. Nabawasan, nabawasan. Sige pa. Sige pa. Hey, last, last. Sige pa, last. Sige pa, sige pa. Yun, nawawala na. Sige pa, sige pa. Oh, hawakan mo para tingnan mo yung improvement. Ito, ito, ito. Ito. Ako naman mag-RPM. Gusto nabawasan. Anong masasabi nyo sa product natin, sir? Ano po, sir? Medyo may bago sa uso ng kakyan ko. Dati kanina napakausok, ngayon tinubuhan ko to, okay naman, affected yung wala nusan mo. Sige, sige, sige.